Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back ulit sa ating channel sa JMC TV. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga musician na patuloy na nagtitiwala at tumatangkilik sa aming mga ginagawa dito sa JMC Gig Bag Master na gumagawa ng mga bag sa lahat ng mga musical instrument. So, kung meron po kayong gustong ipa-customize, pingin nyo lang po kami sa Junior Terrell at para mapag-usapan natin yung mga details at kung ano po yung mga design na gusto niyo. Ngayong araw na ito is gagawa tayo ng acoustic bag. So, panoorin po ninyo mga sir kung paano po natin gagawin yung bag na yan. So, ngayon po, magagawa tayo. Ang una po namin gagawin is itong preparation ng back body. So mapapansin po ninyo medyo hirap yung makina musad kasi po makapal na yan dahil may foam, may rubber at may tela. So makapal na po talaga siya. Yung makina po na ginagamit namin is ang tawag dyan ay high leg floating pot dahil hindi po kaya ng high speed machine yan. Kapal na po yung ginagamit natin raw materials. Ginagamit tayong rubber dyan na 2.5mm plus tela. So ayan na po mga boss, ang back body natin mapapansin ninyo. Ayan po. So ngayon naman i-prefer din natin itong front body. Mag-listing tayo ng lining ay tela sa rubber na ginagamit natin. So yun po yung ating materials. Sa lahat po ng mga bago po sa channel na ito, sana po huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share, i-subscribe po ang aking video ito. Support niyo na lang po sa akin sa maliit kong channel at tatanamin po yung malaking utang na loob po sa inyo. Maraming salamat po. Design na po yan ay wala po tayong pinagkopihan. Sariling idea po natin yan mga sir. So, only JMC lang po yan yung mabibili. Wala po kayong makikita niyan na kahit saan mang tindahan dito sa ating bansa. Ayan na po, yung front body natin. Nakapag-attach na tayo ng handle sa center. Ngayon naman, ang gagawin natin is magpe-prefer tayo ng gusset. So, naglagay tayo ng accent dyan para mas lalo kumapal siya. Tapos maglalagay tayo ng handle. So, yung handle natin is customized din. Gawa sa rubber din yan na nilagyan natin ng tela para po mas lalo siyang matibay. So hindi po ako gumagamit ng mga ready-made na handle na nabibili sa mga supplier ng mga accessories ng bag. Kasi madaling mapilas po yun. So yan po mga sir, mapapansin nyo nakaroon po yung handle natin. So rubber po ang ilalim yan, tapos nakabalot sa tela. Ngayon, i-cross lang natin ito para matibay yung handle natin. So, ayan na po mga boss. Kita nyo yung ating handle. So, maglalagay tayo ng extension para po dun sa head ng ating gusset. 5mm po yung rubber na ginamit natin dyan. Double stitch po natin ito para po matibay talaga. So ang next naman po ay magkakabit tayo ng button naman. So ayan po, para
parang spike siya ng gulong. So sinadya natin gamitan ng ganyan para po matibay yung butong ng bag. Kahit nakalapag siya, so safe yung ating gitara. Kahit bumagsak, magpa-bounce lang po yan. So mamaya, i-prepare pa rin yan para po doon sa padding. Ayan na po mga boss, tapos na yung gasset natin. So ngayon, ang gagawin naman natin is mag-attach tayo ng packet sa body. So dalawang packet ito, inuna muna natin na ikabit itong front packet na maliit. So bandang itaas po ito ng bag. So may kahirapan siya, detalyado. So kailangan na hindi natin pwedeng barabarahin ito kasi pangit pag tumabihi yung packet niya sa bandang itaas. Ito na po yung mga parts na pinakamahirap gawin dahil ito po kasi yung mukha ng bag natin. So kailangan detalyado yung ating paggawa nito. Hindi siya pwede na ganun-ganun lang. Ayan po mga boss, kabit na natin yung packet. So ang isusunod natin is yung main packet niya sa bandang ibaba. So ayan po, mapapansin nyo yung packet natin is makapal dahil ang tela niyan is may rubber din. Ito na po, ganun din, detalyado rin yung ating paggawa nito, hindi pwede na tumabihi ito. Ito na po mga boss, tapos na natin ikabit yung packet. Sana po nagustuhan nyo ito, ginawa kong video ito. So ayan na po yung kabuuan ng front body. So yan po, ilalagyan na lang ng lining mamaya, tapos padding. So ipapasa ko na ito doon sa kasama kong gumagawa rito. Yan naman po ay padding preparation. Naglagay po ng 15mm na foam. Dito na po tayo mga boss sa final stage nung ginagawa natin. So isasalang na namin ito sa assemble. Papakita ko sa inyo. Ito po ang pag-assemble ng bag. Yan po ay makapal na 5mm plus 3mm, may foam, may lining. So medyo may kahirapan na po siyang gawin. So ito na yung pinaka-critical na paggawa ng bag kasi kailangan huwag po itong tumabingi. So kailangan proportion yung bag natin. Ayan po, napakahirap na na trabaho ito. So kailangan po na may tagahawak ng bag kasi mabigat na po siya. Yung makina na yan na ginagamit ko almost 6 years na yan. Never pa na nasira yung bag na yung makina na yan. Ang tawag niyan ay high machine. So ang halaga niyan pag pinili mo sa brand new almost 100,000 yung halaga niyan. Pero nabili ko lang yan ng second hand ng 67,000. So ayan po, yan ang ginagamit ko ngayon para sa pag-assemble ng bag. Pasensya na kayo mga boss, medyo may kabagalan ng trabaho natin.
kasi hindi pwede ito na basta-basta na lang na hatawin mo, kasi may mga marker yan, hindi pwedeng lumagpas o magtulang kasi baka tumabingi yung bag natin. So pagpasensya nyo na po, kunting minuto na lang matatapos na itong bag na ginagawa natin. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng oras para po mapanood nyo yung ginagawa nating bag. So marami pa po kayong mapapanood sa susunod ng mga araw. So bukas may gagawin pa kaming keyboard bag. So almost 30 bags pa po yung gagawin natin this month. So ito na po mga boss, yan na po yung finished product natin. Ayos lang ng ating helper. So yan po yung back body niya. Mapapansin niyo po yung bag natin ay wala pa pong laman yan, pero napapansin niyo nakatayo na siya, matigas na siya at parang may laman na po talaga. So yung zipper na ginamit natin dyan is number 10, pwedeng lagyan ng panlock. Ayan po mga boss, kikita niyo yung button ng bag. So, napakatigas niyan dahil rubber po na pwede yung ginamit natin dyan. Saka kung gusto niyo pong magpagawa sa amin o order niyan, ipiin niyo kami doon sa isang account ko sa Milane Karen. So direkta niyo makakausap yung misis ko mismo. Ayan po. So maraming salamat po sa patuloy po na pagsubaybay at sa lahat po ng mga patuloy din na tumatangkilik at nagtitiwala sa JMC Gig Bag Master. So ipim nyo lang kami, pag-usapan natin yung details nyan, yung price nyan, madali pong magawa yung mga bag nyan. Yeah! Come on! Hindi kalimutan na i-subscribe. I-like. At maraming salamat po sa inyong lahat. Support lang po, Pinoy Vloggers.